Hello traders, welcome back sa ating YouTube channel. In this video, we're going to talk about RLC REIT or Robinson's Land Corp REIT para sa mga nagbabalak na bumili or mag-invest sa REIT na ito. Maganda ba ito or is this something you should avoid? Ano-ano nga ba yung mga strategies na dapat nating gawin ay mapag-usapan natin lahat yan dito. But before we discuss, make sure to subscribe in our YouTube channel at pakiclick na rin yung bell icon para ma-notify kayo agad kapag meron tayong mga bagong video na katulad nito na nagtuturo at nagsishare tayo para na rin sa kaalaman ninyo. Para magkaroon tayo ng overview sa mga galaw ng REIT, ay mas mainam na balikan natin ang mga REIT na ito katulad na sina AREIT, DDMPR, at FILRT. So let's get started with AREIT chart. So ito, kung titingnan na natin si AREIT, and by the way, lagi kong advice when you are planning to invest with REITs, huwag kayong bumili sa IPO price, right? So, lagi kong advice, kahit AREIT man yan, DDMPR or RLC REIT, ang gusto kong iparating sa inyo is wait for itong proper consolidation, magkaroon ng stable base. Katulad nito, nakita ninyo si AREIT, merong base somewhere here, di ba? So, kung makikita nyo, around 26.09 or 26 pesos per share, nagkaroon ng breakout. So, huwag kayong bibili sa IPO price. So, wait nyo, magkaroon ng proper base consolidation, saka kayo bumili kung talagang gusto nyong bumili ng REIT na ito. Halimbawa, si RLC REIT. So, ang tamang strategy is you should buy on the breakout nung sabihin nating proper consolidation or basing formation. So, ito yung naging base niya from August hanggang November or December, nagkaroon siya ng base. Dito ka bibili. So, if nasundan mo yon, bumili ka dito, you could probably have around 40% or 50% gain. Hindi pa kasama dyan yung dividend, right? So, ganun yung tamang strategy if you want to invest with REIT. So, with AREIT naman, maganda naman yung naging performance niya. Pwera lang dito sa simula. Medyo matagal na hintayan at nagkakaroon na rin ng consolidation somewhere here, no? So, medyo baka magkaroon ng longer consolidation. So, kung ikaw ay naiinip at ayaw mo na magkaroon ng dividend, pwede mo nang ibenta, no? Depende sa'yo. Kung gusto mo naman itong long term, okay lang na i-hold mo. Kasi nung naaral natin yung prospectus ni AREIT, okay naman. So, si DDMPR naman, na banggit ko rin to sa prospectus, medyo hindi ko nagustuhan to dati. Kaya, as you can see, right now, medyo hindi pa nagkakaroon ng uptrend. O, nasa downward trend pa rin siya and hindi pa nagkakaroon ng any signs of reversal. So, for this, as of this point in time, avoid pa rin siya, no? So, with this recent listing, FILRT. And ito, kagaya ng sinabi ko sa inyo, na huwag muna kayong bumili from the IPO price. Kasi, you should wait for the proper base consolidation, parang si AREIT, saka kayo bibili kapag upon the breakout point or kung gusto nyo buying on support kung aggressive trader kayo. I remember na post ko tong si FILRT sa group namin na katulad nito, ang na-hit is scenario 2, di ba? Nag-open yung price up to 7.30 pesos per share pero alam ko around 7.15 lang. So, 40% probability, depende kasi sa market situation yan, pwedeng pangit yung market. So, ang first day magiging negative or down. Pero medyo gumanda yung market, kaya naging ito. So, as you can see, as the days progress, umabot siya hanggang sa scenario 3, no? And halos ma-hit niya yung 8 pesos per share, pero hindi niya na-hit itong 8 pesos eh, hanggang 7.6 lang siya. So, halos, di ba, kung may estimate natin na nagkakaroon ng parang hanggang doon na yung hangganan ng isang REIT or yung pag-angat ng REIT na ito. So, maganda din si FILRT and as I discussed doon sa group namin, maganda din tong si FILRT. However, kailangan i-check mo din yung proper base consolidation para at least yung entry point mo hindi ka mabibigla. And as of this point in time, nakita natin meron ng bearish reversal. So, pwede nang bumagsak dito and more likely baka dito magkaroon ng consolidation, pwedeng 720 area or 710, 720 to 710, pwede dito. And kung hindi ito mag-sustain, baka bumalik dito sa 7. So, that's why important yun na intayin nyo muna yung base consolidation. Okay?
So now let's talk about RLC REIT. So pwede niyong i-download yung prospectus sa website nila. Punta lang kayo sa Robinson's Land Corporation tapos i-download niyo yung prospectus. Pero ako na-download ko na at ito siya. So ayan, kung makikita ninyo, nasa around 1,694 pages ang prospectus na ito. Medyo mahaba-haba, pero kung interesado kang basahin, lalo na kung newbie ka pa lang at gusto mo mag-acquire ng knowledge, eh wala namang masama kung babasahin or i-scan mo tong prospectus na ito. Pero sa video na ito, i-discuss lang natin or i-highlight natin yung mga important key elements para kung darating man yung time na kailangan nyo magbasa at mag-analyze ng prospectus, eh kahit papaano meron kayong natutunan sa video na to at napulot sa video na ito. Okay? So first thing, ang unang natin titignan is yung mga mahalagang date or important dates tsaka yung timetable, katulad ng mga final offer price, yung offer period, yung listing date, para at least expectation mo kung kailan mangyayari yung mga sabi nating dates na yon. So halimbawa, ito yung expected timetable, tong final offer price is magkakaroon siya hanggang August 20, 2021. So yung 7.31 pesos per share, pwedeng hindi yan maging 7.31 pesos per share pagdating ng August 20. Pwedeng mas mababa. Kasi ang itong 7.31, maximum offer price to eh. Pwedeng 7 pesos, 6 pesos, depende sa kanila. So, hanggang ano, August 20 yung final offer price, diba? So, trading offer period, ito para sa retail investors is August 25 hanggang September 3. So, medyo 1 week, diba? Para makapag-isip tayo kung gusto ba natin mag-avail ng IPO na to. And listing date, approximately September 14, 2021. Pwede magbago to, pero may announcement na mangyayari, katulad yung nabalitaan yung DDMPR, 'di ba, na postpone yung IPO nila or yung paglilist nila, 'di ba, nag-voluntary ano sila, postponement. So next thing, pag-usapan naman natin yung tungkol sa income statement nila, dahil mahalaga makita natin kung tumataas ba yung income nila. So ayan, pinalakyan natin para makita ninyo. So ayan, rental income from 2017 hanggang 2020, kung nakikita ninyo, tumataas naman from 1.7 million hanggang 2.9 or 3 million approximately. So ayan, okay naman yung ano nila, income statement. So cash, medyo wala silang cash, okay lang yan. Pero itong receivables sa nakikita natin, medyo tumataas siya. So medyo dapat nagkakaroon tayo ng doubt, bakit tumataas yung receivables nila, baka hindi sila nakapag-collect ng rental payment. Pwede yun, possible. Pero okay lang din na tumataas yung receivables nila kung dumadami yung buildings nila. Okay, okay lang yun. So ito yung mga ano nila, makikita ninyo, okay lang, okay naman siya, healthy naman siya. And as far as I'm concerned, wala naman ako nagiging problema nito. So next thing, titingnan naman natin yung use of proceeds, kasi mahalaga na malaman natin saan ba nila gagamitin yung makukuha nila sa atin, sa investors, kapag bumili tayo ng IPO. So kung makikita ninyo, nandito siya sa page 81 or page 54, 81 sa PDF file. This book, Earning Your First Million in Stock, will teach you the basic principles of fundamental analysis, technical analysis, market psychology, risk management, self-managed, and a successful trading system itself. I really believe in order for you to become a consistently profitable trader, kailangan ma-master mo yung limang components na nabanggit ko kanina, because they will serve you as an important ingredient in creating your own successful trading journey. Parang if you plan to bake some cookies, hindi po pwedeng mawala kahit isang basic component, or else your baking would be a failure. You cannot bake without a flour or asukal lang ang meron ka, di ba? So, ganun din sa trading. Hindi pwedeng mag-trade ka na walang technical analysis, merong funda, pero minsan walang market psychology or walang risk management. It is a complete system or trading system na i-guide ko kayo within this book para matuto kayo. Besides that, in this book, I will share you a compilation of my successful trades of not less than 50% in gains throughout my entire 4-year trading career, para maaral ninyo at ma-apply nyo sa real world trading. Is itong use of proceeds, medyo halos lahat ng paggagamitan nila ng proceeds is yung pagbabayad ng registration, listing fee, underwriter's fee, katulad nitong mga attorney's fee, legal accounting, professional fees,
na medyo nakikita natin, medyo parang ang pangit nung gamit nila sa proceeds. Kasi mas maganda sana is makita natin na ginagamit yung proceeds doon sa improvement ng building, or po pwedeng katulad nung nakita nyo kay AREIT, di ba? Ginamit yung proceeds doon sa Cebu teleperformance, and ganun din yata si FILRT as far as I remember. Parang meron siyang gagamitin na part of the proceeds, if I can remember, is doon sa Cebu din. So, mas maganda kung ganun yung use of proceeds kaysa sa mga yung paglilis mismo, no? So, ayan, kung makikita ninyo, merong paggamit dito sa proceeds na to na medyo hindi nagme-make sense sa akin. Pero, let's see kung ano yung pinaka-final nila, at kung may makukuha tayong data, i-share ko kagad din sa inyo, okay? So, next thing, titingnan natin yung occupancy rate, kasi primary source of income nila is rental, right? So, kailangan makita natin is kung sino-sino ba yung mga tenant nila. Kunwari, mga BPO companies ba yan, or mga POGO industries, para at least alam natin kung ano yung mga nangyayari sa kanila, maapektuhan yung ano nila, yung occupancy rate. And titingnan natin kung napupunan ba nila yung occupancy or yung building nila, okay? So, kung makikita ninyo dito sa page 103, from 2018 hanggang 2021, ito yung sabihin natin itong occupancy rate. Ito, makikita nyo, maganda naman, good numbers, 100%, 93%, 100%, 99%. So, as of June 30, 2021, merong 99%, 99%, 98%, 98%. So, almost kung i-average mo to, halos na sa 99% naman yung occupancy rate niya within Metro Manila, and outside of Metro Manila, around 100%. So, kung i-average natin lahat yan, katulad ng nasabi, 99% is very good numbers yan. So, latest din yan, June 30, hindi katulad nung nireview natin si DDMPR, medyo late yun, di ba? Medyo parang 2019 pa lang yung occupancy rate data niya. Pero ito, lately lang or latest to. So, ayan. So, alam na natin yung occupancy rate. Titingnan naman natin or i-check naman natin yung mga tenants. Kasi mahalaga natin malaman kung may capability or capacity to pay ba yung tenants nila. So, kung makikita nyo, itong top 10 tenants niya pinagmamalaki is number 1, Accenture. Kung makikita nyo, magandang company naman itong si Accenture. Kasama yan sa Forbes 500 top companies, and etong properties occupied, meron siya dito sa Robinson Summit Center, Robinson Cybergate, Robinson CG3, CG2, CG3, tapos sa Cebu. So, idadagdag ko lang, yung mga offer buildings nila is Exa Tower, Summit Center, Cyberscape Alpha and Beta, CG2 and CG3, no? Tapos, lahat-lahat, all in all, 14 peza accredited building. So, kung makikita ninyo kanina sa taas, yung shinare ko sa inyo na ito, ito yung i-offer dun sa REIT na included sa REIT package. Okay? So, ayan, nang siningit ko lang kasi naalala ko kung ano yung mga buildings na i-offer. So, Concentrix, okay din to. Magandang company to. Ito yung mga nakikita nyo. Makikita nyo kung anong sector sila. And karamihan IT industry or IT/call center industry, and nakikita naman natin na hindi naman to magsasara unless unlike with POGO industry, di ba? So, kahit pa paano, less ang risk with tenant related issues. And kung makikita ninyo, yung mga tenant nila is mga strong companies yan, at may kakayahan magbayad ng renta yan, at hindi naman nalulugi yung mga companies na ito. So, ayun lang. I hope may natutunan kayo sa video na ito, kahit maikli lang. And we will try to create a trading plan kapag malapit na siya sa listing date. And I will keep you posted. So, good night and God bless.